Hi everyone! Welcome back to my vlog, Loreta Tabayo Vlog OFW. At kung kayo po ay bago pa po sa channel ko, welcome, welcome po. At salamat po sa pag-subscribe nyo sa akin. At salamat po sa pag-like at panunood nyo sa mga video na ina-upload ko sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat po at shout out po sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga likers. At salamat sa lahat-lahat ng nag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat po. At ito po ako ngayon, may isi-share lang po ako sa inyo kung paano ako nag-umpisa at paano kahirap maging isang YouTube. Kung isa ka na nangangarap na isang maging isang YouTuber, ito po ay isi-share ko lang po sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko, kung ano kahirap, kung ano yung mga nararamdaman ko. Kaya bago po ang lahat, ito muna ang panoorin natin. Hi, I'm back. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung gaano kahirap maging isang YouTuber or vlogger. At saka kung ano yung mga requirements bago tayo ma-qualified sa magiging YouTube natin. Kaya tatlong ano lang yun, steps, pero pinakamahirap talaga. Kaya ako, nahirapan talaga ako nung pag-umpisa ko talaga, lalo na hindi ka pakilala sa mga larangan, hindi ka pakilala sa mga tao na nanonood sa YouTube, at saka wala pang manonood sa iyo. Kaya mix talaga yung maramdaman natin or yung nadaan ko talaga, napakahirap talaga bago ako naging isang YouTuber po. Nag-umpisa po ako sa July 6, 2021 at saka na-monetize po ako sa May 18, tapos nag-apply ako May 20 at saka na-approve ako May 22 sa YouTube po. Kaya bago ang lahat po yun, marami talaga akong na-experience sa pagiging YouTube po, pagiging vlogger. Tapos ang problema ko po, parang masakit sa ulo, mag-iisip ka kung ano yung content mo, kung ano yung ilalagay mo sa YouTube, kung anong i-upload mo na magustuhan ng mga tao. Parang marami kang iniisip, parang advantage at saka disadvantage. Parang mix yung naramdaman ko, tapos iniisip ko itong i-upload ko, magustuhan kaya to ng mga viewers? Pero malungkot kaya ako kasi nung bago pa ako, walang mga viewers sa ina-upload ko, walang nanonood. Siguro mga 10 lang, 5. Parang ganun, parang gusto ko nang ano, sa pag-umpisa ko pa lang talaga, gusto ko nang mag-back out talaga. Nasabi ko talaga na ayaw ko nang mag-YouTube. Nasabi ko na wala talaga sigurong manonood sa akin, walang magkagusto sa YouTube channel ko. Parang marami talaga akong inaano, pero parang minsan din inaisip ko din, pinanghawakan ko na talaga na walang impossible. Kaya pinagpatuloy ko talaga yung pag-YouTube ko kahit walang manonood sa mga upload ko, kahit 10 lang or 15 lang sila or 20. Pinakamarami na talaga 20 dati yung manonood sa akin. Tapos parang masakit yun sa ulo ko na parang nagtatanong ako sa sarili ko na ano ba ang gusto ng mga tao? Parang ganun yung expectation ko. Parang ganun yung iniisip ko. Ano ba ang gusto sa mga taong panoorin, parang ganun, parang iniisip ko yun, kung iniisip ko din kung ano yung magandang content na ibibigay ko at ipapakita ko at isi-share ko sa YouTube channel ko. Parang marami talaga akong iniisip noon. Tapos ang napakahirap pa talaga guys, kasi yung requirements sa YouTube po, bago po kayo ma-qualified, kailangan po talaga ng 1,000 subscriber. Yun ang pinaka-problema talaga sa akin dati nang umpisa ako. Iniisip ko, may dalawa lang nag-subscribe sa akin, tatlo. Iniisip ko, paano ba ako makakuha nito ng 1,000 subscriber? Hindi ko nga alam, baka yung mga nanood sa akin, hindi magkagusto sa YouTube, sa channel ko, sa mga ina-upload ko. Tapos hindi sila mag-subscribe. Tapos minsan, may 10 na akong subscriber. Tapos kinabukasan,
naging 8 na lang yung subscriber ko. Parang na-discourage talaga ako sa sarili ko. Sabi ko, siguro hindi talaga nila ako magkasi. Siguro hindi talaga ako deserve sa magpagiging YouTuber ko. Kaya yun, iniisip ko. Pero minsan naman, iniisip ko, wala naman imposible. Kasi para iniisip ko, pag pumasok talaga sa social media, lahat daw tatanggapin. Kung may ayaw sa'yo, kung may magalit sa'yo, ikaw yung magpakumbaba. Kaya yun din ang iniisip ko. Kaya hinayaan ko lang. Hanggang naging 20 subscriber ako, naging 30 subscriber ako, hanggang paunti-unting dumami yung subscriber ko. Pero napakahirap talaga, guys. Kunan yung 1,000 subscriber. Lalo na't hindi ka kilala sa social media at kakaumpisa mo pa lang at saka walang manonood sa'yo. Tapos hindi nyo ba alam, guys, kung anong ginagawa ko. Nandito kasi ako sa Saudi, sa Jeddah. May pupunta ako ng mga kaibigan ko sa mga birthday, sa alaga ko. Alam mo ba, guys, kinapalan ko talaga yung mukha ko. Kinakapalat ko talaga ang mukha ko. Yung mga friends ko, parang ini-invite ko sila na, Babe, pwede paki-subscribe sa YouTube channel ko. Sabi, ay, may YouTube channel ka? Ganun. Sabi na, oo. Tapos parang inano ko talaga, yung binibinta ko talaga yung YouTube channel ko. Parang pinakapalan ko yung mukha ko para lang sabihin sa kanila na may YouTube channel ako. Pwede ba pa-subscribe ako? Ganyan ako sa mga kaibigan ko. Kaya ginagawa ko na talaga lahat, guys, yung best ko. Para madagdagan yung mga subscriber ko. Yung mga friends ko, ini-invite ko na ganyan. May channel ako, pinaalam ko sa kanila. Parang ini-endorse ko yung channel ko. In-endorse ko sa mga kaibigan ko. Ayun, sinasubscribe nila ako. Ayun, masaya ako, guys, pag nagdagdaga ng 2 subscriber, 3 subscriber, napakasaya ko na. Hanggang umabot ng 100, napakasaya ko, guys. Talaga. Kaya hanggang May, guys, naging 1,000 talaga ako subscriber, guys. Kaya napakahirap. Kasi ang requirement sa YouTube, guys, 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. Doon na naman ako nahirapan, guys, kasi paano naman ako makakuha ng 4K watch hour kung wala namang nanonood sa akin, kunti pa nga lang yung nag-subscribe sa akin. Kaya nakiusap na naman ako ng mga kaibigan ko na panoorin niyo yung YouTube channel ko, panoorin niyo yung ina-upload ko, kasi may kailangan talaga ako na para ma-qualified po ako sa YouTube channel para isa ako maging YouTuber ko pag na-avail ko yung 4K watch hour at saka 1K subscriber at saka yung pangatlo din, mahirap din mag-apply sa YouTube. Alam nyo ba kung bakit? Kasi wag nyo talagang kalimutan pag nagawa kayo ng email nyo yung mga guys, may dapat talaga tayong tatandaan kung mag-sign up tayo, kung magpasok tayo sa magiging YouTube po. Tandaan lang po talaga natin kung ano yung mga pinipill up natin doon, lalo na sa cell number na ginagamit nyo at saka yung email address or yung mga email nyo. At pinaka-importante sa lahat po ay yung password nyo talaga, kasi pag naka-avail na kayo, kung qualified na kayo maging isang YouTuber po, pag nag-apply na po kayo ni YouTube, kailangan talaga yung email nyo at saka kailangan yung password niya talaga at saka yung mga ginagawa, yung pag-apply nyo po, kailangan po yun. Kaya tandaan lang po natin, guys, kasi para sa akin po talaga walang masama na mangarap po tayo, kasi ako nangangarap po ako dati na makikita ako sa social media at ngayon po sa maawa ng Diyos po ay na-qualified din ako sa pagiging YouTube at saka pagiging vlogger ko po. Ngayon po umpisa pa lang po kasi ako, bago lang ako na monetize nung May 22 pa lang, kaya pakunti-kunti pa yung viewers at saka masaya na din ako kasi parang unti-unti na din na-discover nila yung YouTube channel ko, may parang manood na sa akin. Kaya strong lang talaga ang kailangan natin at saka tiwala lang talaga sa sarili mo, at lalo na tiwala ka talaga na nandyan yung Panginoon at nakatingin at nakaalalay sa atin. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa talaga. Yun lang po ang ko sa inyo, isi-share ko po sa inyo na huwag kayong susuko sa mga pangarap nyo po, kasi walang imposible.
Kaya sa akin talaga, nahirapan talaga ako. Pero ngayon, masaya ako. Pero medyo wala pa talagang nakaka-discover sa YouTube channel ko. Hindi ko alam kung siguro baka nakita nila sa YouTube. Siguro iniisip nila na sino yan. Hindi ako kilala pa sa mga ano sa ibang mga ano talaga. Yung mga ibang mga nanonood, hindi pa kilala talaga yung ano ko, kaya hindi ko naman alam na ano bang dapat kong gawin, na dapat ano bang kailangan kong i-upload para mag-viral, mga ganyan. Kasi di ba, kasi pag nag-viral kasi marami nang manonood sa'yo, ganyan, sa YouTube channel mo, isa-search ka nila. Pero ako wala pang ano, parang hindi, wala pang ano sa akin, kaya konti-konti lang nanonood sa akin, pero okay na po ako, masaya na po ako dito, at masaya na din ako sa mga, kung ano yung mga narating ko, kung ano yung mga na naabot ko po, kahit konti lang kayo na mga subscriber ko, mga likers ko. Yan po guys, hiling lang po ako sa inyo na kung dumaan man ako sa cellphone nyo, pag nanood kayo ng YouTube po, I hope na kung makita nyo po ako, panoorin nyo po ako, at please subscribe my YouTube channel and like, pindutin nyo na po yung all notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload ko, at pagsikapan ko po na marami pa akong ma-share po sa inyo at mabigay po sa inyo. I hope na maging masaya po kayo sa lahat ng mga ginagawa ko. Ngayon po, hanggang dito na lang po siguro. Maraming salamat po. At yun lang po ang tatandaan po natin. Yung mga password or mga email pag nagawa kayo ng YouTube channel nyo po. Tandaan nyo po talaga yun. Maraming salamat po. See you my next vlog. Thank you. Kung may mga ano kayo, kung may mga tanong kayo, kung may mga reaction kayo, i-comment nyo lang po sa baba, at babasahin ko lang po, at handa naman din po ako tumatanggap kung ano yung mga reaction nyo, kung ano yung mga sasabihin nyo, or baka sa pagbablog ko ay may mga mali po ako, pwede nyo po i-comment kung ano yun. Open po ako sa lahat po. Salamat po. Bye!